totoong opisina na ito ng isang kalihim, Erwin! Huwag mo kayong magagalit sa akin, ha? Pwede pa ba kitang tawagin, Erwin? Yan ang kilala kong Erwin. Yung talagang, naiinis pa nga ako sa'yo nun, eh. Kasi sa'yo napupunta yung mga, yung talagang, sabi nila, panlalaki daw na mga coverage. Gusto ko talaga ng barilan, gusto ko yung mga bumabagsak na aeroplano na yan. Tapos sasagutin sa akin, hindi panlalaki yan, Korina. Inis na inis ako na napunta na maki Erwin Tulfo. Do you remember your most unforgettable coverage? Yeah, yun sa Hulyo. Sa TV Patrol pa pa nun, eh. I remember. Remember yung bishop na namatay, di ba? And then, so pumunta tayo, cover tayo doon. ABS. Sumabag din ako. Halos lahat ng media man nandun. Then nung paalis na, may isang aeroplano, sabi ko sa piloto, pwede ba akong sumabay sa inyo pabalik kasi kailangan ko dalhin ito para sa TV Patrol. Then mo siya like around 2 PM. O sige, sige, sabi, sige, sabi kami, available pa naman isang upuan. Pero good, good. Sabi ko, sige. So, interview lang, doon kami sa Sibani, inilibig na yung bishop na namatay. Eto ka, na-traffic. Hindi ako nakahapon ay nagkatay. Tumatawag na ako sa desk. Sabi nyo, desk, sigurado, siguraduhin mo na makarating sa Sambuang ngayon. Kasi wala pa tayo mga fly away noon. Tinatakbo na din sa Sambuang. Wala pang ano nun online. Wala pang ganun. Sabi nyo, siguraduhin mo lang. Sabi ko, oh my goodness. Eto na. Ang pumalit pala sa akin, yung isang bishop na po yun ng Manila at saka yung assistant. Kasi hindi ka umabot. Exactly. So iba yung umabot. Umabot ako, pero... Nakalipad na. Guess what? So nakalipad ganun, biglang umatras yung aeroplano ganun. Yung banking. Yung sumabog. Oh, napaluhod ako sa tar sa... Nakita mo yung boom yun? Umakyat ng ganun aeroplano eh. So ito, sayang. So pa-akyat ganun. Kausapin, guys. Ito, nakalipad na, walang magagawa. Tapos may... Wait, tignan mo yung aeroplano mo, umatras. Nakulog siya gano'n. Tatay silang lahat, anim sila. At dapat ikaw yung nakasakay doon? Yung ilo po, anong mission. So what do you think is the message? Meron bang ano learning? Meron ka bang parang epiphany? Second line? Merong, may mission pa. There's something. Ayun na nga yung mission. Life after ABS. Oo, ayun na nga yung mission. Talagang mga macho babies na kayo. Yeah, yung disiplina na we have to undergo, you know, pag nagkamali ka, pingot dito, purot doon, so... Kasi uso pa dati yon. Exactly, and then makulit ka kasi, and then sa sobrang dami. Mm. And then my mom would say na pag medyo sobrang na makulit talaga, sobrang maingay, so pinagdarasal na kunin mo na itong anak ko na ito, kasi kaysa maging luko-luko, makulong. Oh? Yun yung parang signal na you stop, kasi... He's already praying. Oh! Parang tulog yung amin, hindi ko po nag-ising. What? And you get scared, di ba? You get scared. Wow! Kaya nangyayari na, hindi ka na matutulog. Pag-uwin nyo ka, kukuha ka ng assignment mo hanggang 4 AM. So the following Jesus, kulinaantok ka. Kasi I'm saying, protektahan mo siya, ayalayo mo siya mga panganib. Baligtad siya. Baligtad! That's why you tough enough. I mean, love and right. Kailangan mo kung huwag kang matakot, etc. Oh, 7 lalaki? Ilan ba kayong magkakapatid? 10. 10. Tatlong babae. 7 boys. 3 girls. 3 girls. And lahat kayo mga macho? Kayong 7 lalaki? Ganun? I don't know where that macho thing came from. You're just like any other boy in the neighborhood na... Napapalo, napapagalitan, you know, we cry also, makulit. So, I don't know kung paano nangyari yun. Siguro, it's the discipline. Palo dito, palo doon. So, tumitibay ang katawan mo. Correct. Hindi na tumatalab yung kurot. Napag-uusapan din na, uy, syempre, Tulfo Brothers, no? Gumiginik ba kayo na magkakasama kayong lahat? There was a time, I think, when I was new at ABS. Here we go, we're kakita-kita kami sa KTV. Oh, dito ka pala. Oh, si Kuya mo, nandun sa kanila. Oh, KTV, karaoke, ganun. Ganun yung magkikita-kita kami. Catch the Korina interviews episodes here on my YouTube channel,
but with footage and parts of the interviews you won't see in the TV version.